Welcome to Donmar TV News Channel. Deja vu! It's exactly what Franz Castro and Satur Ocampo did 2018, same year, in Talaingod, 14 minors, pinick-up lang na ganon at ipinasok sa van, walang paalam, walang consent sa magulang. Parang ganun kababa ang tingin sa mga kapatid nating katutubo na mga walang yang komunistang teroristang ito. At sino ang makakatuldok nito? Tayo yon. Wala nang iba. Hindi, ano, isa natutunan ko kay Eric at saka sa sambayanan, ang magpapapanalo nito ay ang sambayanan. Hindi ang ating Pangulo, hindi ang NTFL-CAC, hindi ang gobyerno, kundi ang sambayanan. Ang sambayan ng Pilipino. Kaya kahit mabigat yung trabaho at talagang nakakadurog talaga ng damdamin, kakargahin namin ito at tatapusin namin ito kasi kasama namin ang taong bayan. Hindi ako makapaniwala kasi sa pakisigurado yung tanong na naintindihan nila na kinuha yung anak nila, hindi nagpapaalam sa kanila, walang pahintulot, walang consent, 2 taon na wala, walang pasabi kahit na konti. Totoo ba yon? Walang paalam, walang consent na hiningi. Pwedeng pakita no kahit isa-isa. Kasi anak ang pinag-uusapan natin, hindi lumang tsinelas. So, hindi ako makapaniwala, nahihirapan akong intindihin bakit nangyari yan. Kung toon, nag-inso si Kandan to. Kung nagtuo si Kandan ko, waro mignangon ka niyo. Si Kanya, nag-inso si Kandan ko. Nataka ko ba sa ini, nagtukutan no ba sa ini ko, waro. Si Kan, nag-inso si Kandan doon, konon ko dito kagkaki ko, konon ka niyo mismo kagkaki. Kung nagtukutan no ba si kamong anak no, napigpaap. If I may, ang sinasabi po ni Dato at sa kabai, wala daw po talaga silang alam na dahil po doon sa sulat at kung ano yung ginagawa ng kanilang mga anak at wala din, hindi din po sila nagbigay ng consent para sumama po ang kanilang mga anak. Ikaw kakubit anak din, no, kunog kito on. Tinuod yun daw na nga si Samana namatay tungod sa consummation sa iyang anak nga duha ka buok nga wala nakauli. Ang sinasabi daw po ni Bai ay totoo daw po na namatay ang kanyang ang parents dahil po sa consummation na hindi niya nakita ang kanyang dalawang anak. So ano, sa talagang matagal talagang hinanap ang mga batang ito. Talagang nawawala sila. Yes, ma'am. So ngayon na nahanap na itong mga batang ito, masaya ang Talaingod. Hindi totoo yung sinasabi ng pare ng SVD na hindi kinakailangan i-rescue yung mga bata. Kailangan silang i-rescue. Talagang hinahanap sila. Talagang nawawala sila. Hindi totoong nakakausap nila yung mga magulang nila. Tama? Yes, ma'am. Hindi talaga yung totoo, ma'am. Kasi, ma'am, kasi if you think it logically, di naman kasi hahanapin yung mga bata if we are not really happy with, no? Kung may babalik yung mga bata dito sa Talaingod. So, with this big milestone po, ma'am, for our children, ma'am, the Talaingod will be very happy, ma'am, for the retrieval of these children, ma'am. Thank you. Thank you very much. Yung narinig nyo ngayon, itong nakahina, di ba, nakasakit talaga ng damdamin. Pero yung mas malupit doon, ano lang to, maliit na bagay lang ito. Hindi ito yung complete picture. Ano lang to, ito yung tip of the iceberg talaga. Mula nung sumali ako sa NTFL-CAC, lagi akong nagugulat sa lalim ng panloloko at pangwawasak ng CPP, NPA, NDF sa ating bansa. At hindi ito inisip lang ngayon, isang araw, pinagplanuhan talaga tayo. Talagang pinagplanuhan mula sa simula. Mula sa 1960s, pinagplanuhan na pasukin ang mga simbahan, pasukin ang mga eskwela natin, pasukin ang media, pasukin lahat ng sektor. So yun ang kailangan naming sabihin sa aming mga kababayan na malalim ang destruction, ang paninira na ginawa ng CPP, NPA, NDF sa atin at ito ay methodical, purposive,
talagang systematic at malalim. Yung nakita natin ngayon, itong rescue ng 19 na menor ay isang maliit na parte lang ng picture na ito. Pero ano ba yung buong picture na nakikita natin ngayon, di ba? Agad-agad nagsalita ang mga prente, CEGP, NUPL, Karapatan, Katribo, Sandugo, di ba? Lahat yan, tuloy-tuloy, sabay-sabay. Yung kasinungalingan nila, sabay-sabay. At kasama din yung mga, tingin ko din, mga inosente ito, nagagamit sila sa pagsisinungaling ng CPP, NPA, NDF. At yung pinaka-nakakalungkot dito ay yung mga pinaka-maliliit nating kapatid ang inuna at tuloy-tuloy. Yung mga walang hindi nakapag-aral, yung pinakamalayong lugar, pinakawalang-wala sa buhay. Yan yung niloko at saka talagang inexploit, inabuso. Pag kunyari nandito kayo sa lugar ko at privy kayo sa mga kwentong ginawa sa kanila, magugulat talaga kayo. Hindi tao itong mga ito. Mga demonyo, mga animal itong ginawa sa ating mga anak, sa ating mga katutubong maliliit, kahit na yung mga tindahan na maliliit, kukuhaan nila na, kahit na yung antinip binibenta lang ay itlog at asukal, kukuhaan yan, kahit nagugutom na yung mga anak nila, bibigay pa rin nila. Na, ganong klase, pinapatay sa harap ng mga anak nila. Ilan kaya yon? Hindi natin alam kung ano yung numero na yon. Genocide yung pinag-uusapan natin. At hindi malayo ito, accurate yung sinasabi ko. Pag sinabi ko na ang CPP, NPA, NDF ang equivalent ng Holocaust ng Pilipinas. Pero kailangan natin malaman ito. Yan ang kwento ng ating bayan. Kasi marami katulad ng mga katutubo na walang laban. Diba? Pero tayo may laban tayo, may boses tayo. Tayo ang lalaban sa kanila at kailangan natin malaman ang kwento ng ating bayan. Ito ang kwento natin. At before you can change something, you really have to tell the truth about it. Diba? So kailangan hindi tayo naglolokohan. Ito ang ginawa sa atin ng mga teroristang yan, mga komunistang yan. Napakalalim yung mga institution natin that shape our minds, our hearts, and our souls. Pinasok nila yan. At saka talagang pinagsinungalingan tayo. Alam ko yan, UP graduate ako. So yan ang ginawa nila sa atin. Diba? But I'm very hopeful. Kahit na ganito, kahit na wasak yung puso ko dito dahil nakita ko yung rescue eh. Nakita ko yung rescue, ang babata, ang liliit. Diba? And the thought that 2 years wala sila sa mga magulang nila, di ba? At saka kinuha na lang na parang ganon, na parang may lumang chinelas ba yun? Wala bang nagmamahal doon sa mga batang yon, di ba? So, but that's a very clear, a very clear indication of how the CPP, NPA, NDF regard our brothers and sisters who are indigenous. That's how they, just recently, di ba, yung NUPL, anong ginawa sa mga ITAS? Ganon din, ganon na ganon. Tapos itong incident na to, is deja vu. It's exactly what Franz Castro and Satur Ocampo did 2018, same year, in Talaingod, 14 minors, pinick up lang na ganon at ipinasok sa van, walang paalam, walang consent sa magulang, parang ganon kababa ang tingin sa mga kapatid nating katutubo na mga walang yang komunistang teroristang ito. Yeah. Naiyak ako sa... Naiyak ako sa speechless. We will never lose when the people is with our side. The real strength of the government in all programs will come from the people. It will be the people, an enlightened people. And tama pong direksyon na ito, whole of nation. And sama-samang pamahalaan, whole of government. We are on the right track. Hindi man makumpleto ito kaagad. The correct formula, the correct track, the correct understanding na provide po natin. At kailangan po natin talagang maging malakas because sometimes yung kahinaan hindi nanggagaling sa labas, nanggagaling sa loob. Kaya kailangan palakasin din natin ang ating loob, ang internal capability natin, at ang ating internal resolve to stand and unite as one government
at all levels, at all times, to unite with the people and let the people involve. Yan, tama yan. Let us involve the parents at ang komunidad ng Katutubo at ang mga sektor na binibiktima nila together with the correct direction. Tama po. We agree. And maraming salamat po. We're happy for this na napakabilis na ngayon natin mag-react, magbigay ng mga pagpapaliwanag at pagbubunyag because everything will start from a battle on the hearts and minds of the people and everything will start on a correct information platform. That is the correct way to approach the initial battle with the enemies who have so much advantage in this aspect but now they're losing the edge because alam na natin sila. Salamat po! Palakasin natin ang legal capability, legal instrument, and sole responsibility ng gobyerno na ipatupad ang batas at all times. That shall be the strong message. Yan ang message sa Cebu. Thank you po. Maraming salamat po, Ka Eric. Maraming salamat po, Yusek Lorraine Badoy. Doon sa Lakbayan, sa galing Mindanao papuntang Manila, dito nabitbit yung mga bata mula sa Salugpungan School sa Talaingod papuntang Cebu. Ito po yung kabuuan na programa no ng partido. Hindi po ito isolated case. Hindi po ito problema lang sa San Carlos, problema ng taga-Talaingod o problema ng ng mga kabataan o mag-aaral ng Salugpungan. Ito po ay isang programa ng Communist Party of the Philippines kung saan nagtatayo sila ng mga paaralan, kinukumpasan ng NUFC, gamit ang mga organisasyon ng tribo o katutubo sa Mindanao na kinukumpasan ng National Peasant Commission at ito po ay ginawa nilang para mapalaganap ang kanilang gawaing propaganda at pakipag-alyansa sa pamagitan ng National Propaganda Commission. Ang purpose po nito, ang objective nito, una, makadevelop ng mga kadre mula sa hanay ng mga kabataang katutubo. Pangalawa, maging bahagi ng kanilang governance sa mga area kung saan meron silang mga gerilyang zona at gerilyang base. At pangatlo po, magkaroon sila ng materials para sa gawaing propaganda at pakipag-alyansa. Ito yung kanilang objective at ang pinakagusto nilang mangyari ay ito ay bahagi ng tinatawag natin na National Democratic Revolution. So ito po yung kabuuan o ito yung pinaka main body. Ito yung programa ng CPP na kung saan ang pangyayari na pagligtas ng mga kabataan sa University of San Carlos, ito po ay bahagi lamang ng isang malaking programa na tinatawag ng CPP na School Offensives. Marahil po ay gulat at hindi makapaniwala ang lahat sa atin sa ating napakinggan. Ang malawakan at matagal ng pag-recruit at pag-impluensya na sa kaisipan ng ating mga walang kamuwang-muwang na kabataan, lalo na sa ating mga kabataang katutubo. Marahil ay sinubukan din pong sugpuin ang problemang ito noon. Ngunit ngayon lamang po tayo tunay na nininindigan at tahasang nilalabanan ang CPP, NPA, NDF at ang tila mga inosenteng grupo at individual na sangkot dito sa pagpapalaganap ng makakomunistang paniniwala. Ito pong pag-rescue nitong Lunes ay isa lamang sa napakahabang listahan sa napakatagal na panahong panlilinlang, paggamit at pagpatay sa ating mga katutubo ng mga CPP, NPA at ang mga kaalyadong grupo. Atin naman pong pakinggan ang mga saloobin ng mga magulang ng mga na-rescue ng mga katutubong kabataan kahapon sa Cebu.